Ito na yung video at yung araw na paalis na kami dito sa Antipolo. Naglakad lang naman kami dito palabas, papunta doon sa may sakayan daw ng tricycle. At paglabas nga namin dito, ayun nga, saglit lang, ay nakasakay na din kaagad kami. At thank you nga po pala kay Tia Bibi na naghatid sa amin dito. Ito naman ay nakasakay na kami dito sa may jeep. At thank you nga pala kay Manong na ibinaba kami doon sa tamang babaan dahil hindi nga namin alam. At dito nga kami ibinaba sa may mga bus terminal papuntang Batangas. At dahil nga nag-i-start tollway yung mga bus dito, ay ayun, bababa na lang kami sa Malbar exit. Pagpasok naman namin dito, ay ayun, buti na nga lang at kasya yung aming bag dito. Sabi nga sasabok ko doon na lang sa itaas ilagay at ayun, buti na lang nagkasya. At eto naman yung aming ticket. Ayun, bali 160 ang aming binayaran isa. Mabilis lang yung biyahe namin at hindi rin nga ako nakapag-video. Eto nga, nandito na kami sa tricycle. Etong time naman na ito ay papunta na kami ng bagong Puok. Mula nga pala pagbaba namin doon sa may Malbar exit ay nagpahatid na kami dito sa tricycle hanggang ano na, hanggang Barangay Bagong Puok na. Nakakapanibago din dito sa may Barangay Bagong Puok. Palibasa kasi ang tagal. Tagal ko nang hindi nakabalik dito. Ngayon na lang ulit nakabalik. Ayan, ang dami ng pagbabago dito. At sa natatandaan ko, ang huling uwi ko pa dito noon ay noong 2016. Nung unang alis ko pa noon, ako'y papunta ng UAE. Ilang sandali pa nga ay eto na nga. Nandito na kami sa may kanto ng Bagong Puok. Pero magpapahatid kami dun sa taas sa may babandang Ilaya. At ayan nga, nandito na kami sa may bahay ng aking tiyuhin. Hindi ako nagpababa dun sa tapat namin para ako medyo maglalakad nga. At ayun nga, pagdating ko dito ay tudusigaw ang aking tiyahin at sa tagal ko rin nga hindi nakabalik dito. At eto nga palang time na to, eksakto nga pala ditong fiesta. Tinauna namin na fiesta para mahandaan, charot lang. At minute ko na rin nga palang original video na to dahil nga yung aking pinsan ay nagbibideo okay, baka makapiright tayo. At pagdating ko nga diyan ay tingnan mo naman yung aking dalawang yan, yung aking dalawang pinsan. O, isa ay kumari ko yan, asawa ng isang kumakanta ng pinsan ko. Mga nagbibideo rin yung mga yan dahil nga mga vlogger din yung mga yan, ilalagay ko yung link na kanilang channel dito sa comment section. At dahil fiesta nga dito at medyo maaga-aga kami nakarating dito ay ayan at kami nga ang kauna-unahang kakain. Nagluluto pa kasi si Tia kani-kanina laang at eto nga at ngayon lang din naghain dito. Ayan, kain ho muna tayo. O diba, kumain kami ng kain dito sa fiesta. Hindi na ako gano'n nakapag-video dito dahil nga si Maring Joy ay nakalayod din noong time na to nung kami kumakain. Tapos pagpunta ko naman dito sa kusina ay eto ang aking tiyahin at hindi pa rin pala tapos magluto. At ayan, nagluluto pa ulit daw siya at mukhang kukulangin ata ng pang-ulam. At eto naman ang aking mga pinsan dito. Oh ayan, videohan ko daw sila. Tudo kawayan din naman. Hindi ko na rin paparinig sa inyo dahil nga may nagbibideo okay din yan. Pero nung time na yan ay paalis din kami dahil nga pupuntahan namin yung isa kong tiyuhin. Pero sasaglit lang naman kami doon at dito rin naman kami matutulog. Babalik din kami dito. At eto na nga ang sinasabi, nandito na kami sa bahay ng aking isang tiyuhin. At eto nga dahil nga piyesa ay ayun, sige, puro kain ng ating dadatnan. Kumain na rin kami dito at kakahiya naman na hindi pa hindian. Eto nga pinuntahan namin dito, Charis. At kung nakita niyo po sa mga past video ko, yan po yung tiyahin ko na nagpunta ng Mindoro. Ayan, dyan ako nagpapasalamat at nakarating nga yan ng Mindoro nung kasala namin. At eto naman ang aking mga pinsan, o diwa, todo Hawaiian, masasama nga daw sila sa vlog. Ayan, shout out. At eto pa nga ang isa, ayan, ayun, yan ho ang aming mga pinsan dito sa Bagong Puok. At ayan, nandito rin pala ang aking kuya. Pero sa Cavite yan, nagpunta lang dito nga at nakipiesta. At pagkatapos nga namin kumain at nagkwentuhan lang at eto nga at maya-maya ay pinagtimpla kami ng aming tiya ng kaping barako. Ayan, tikman daw namin ang barako ng kape ng Batangas. At eto nga at may suman pa, ayan, sinasawsaw sa asukal. Pagkatapos nga namin magkape diyan ay ilang sandali pa, ayan nga, at ang paalam na rin nga kami at kami ay uuwi na. Pupunta naman kami doon sa isang kontiyo. At pagdating nga namin dito sa may bandang Ilaya, eto nga at ayan, may ano na pala, oras na ng prosesyon dito. Eto talagang hindi mawawala kapag kaaraw ng kapiyastahan ang pagpuprosesyon. Ayan, shoutout po sa inyong lahat at shoutout din po sa mama ni Justin. Sorry naman at nakalimutan ko na yung kanyang pangalan. Halos mga mukha na lang ang kilala ko dito. Limot ko na yung mga pangalan nila. At eto naman ay kinagabihan na. Etong video okay na to na dun to sa tapat ng bahay ni Tio Edie. Kaya lang ngayon inilipat na dito sa bahay nila Kuya Edison. At dito na nga daw magbibideo okay. O diba, video okay talagang hindi mawawala. Hindi buo ang kasiyahan kapag walang video okay. At habang nag-aayos sila diyan, ayan na dito muna ako at magbibideo. Ang laki na talaga ng pagbabago dito. O diba, mga yayaman yung mga tao dito. Ang bahay ho namin dati ay sa likod nitong bahay na to. Yung binibideo kong yan. Tapos isang lugar na nakikita nyo yan, dati ho yan ay tubuhan, puro tubo ang mga nakalagay diyan dati. Pero ngayon, tingnan nyo naman, ang lalaki na ng mga bahay at ang gaganda na. Palibasa nga, 2016 pa ako umalis dito, ayan, ang laki na ng pagbabago. Ayan, harap na yan dati, wala rin yan. Ngayon, meron na, paupahan
ulan daw yan. Yun nga lang, isa sa problema dito ay kapag ka umuulan ay bumabaha sila. Ewan ko ba, ayan, nasama na ng daan nila diyan. Wala kasing kanal, kaya ayan, bumabaha. Pagkatapos ng kasiyahan, eto nga at nagaya ng aking asawa at matulog na nga daw kami at medyo talab na rin siya. At eto nga, flex ko na rin yung aming kwarto na tutulugan. Ayan, credit naman sa may-ari ng bahay at ako yung nag-video dito. Wala lang, ang ganda na kasi ng kwarto. Ang galing lang kasi natapos sa tong bahay na to, o katas abroad din yan. Kinaumagahan naman ito, eto nga at ang baba na kami ng mga gamit. At dahil nga ano na rin kami, alis na rin kami dito. Ayun na, di ba? Dumayo lang talaga kami ng fiesta dito. At bago nga kami umalis dito, ayan na, nagkape na muna at kumain na rin ng suman at nangumagahan na rin nga. At pagkatapos nga namin kumain, eto nga at ready na at aalis na nga kami. Bye-bye! Ulitin! Yawa! Ano na po? Tiyo! Bye-bye! Tiyo! Bye-bye! Busy-busy sa tindahan eh. Kagigising na. Apat na kami ngayon, kasama ko yung aming ano, aking dalawang kapatid, pero ano naman yan, pakabiti naman yan, sabay lang kami palabas. Bale, pupunta kami ngayon sa ano, sa sakayan ng tricycle. Eto nga, nandito na kami sa sakayan ng tricycle, ang laki na rin yung pinagbago dito kasi ayan, no, dalawa na yung pila dito na tricycle. Eto rin yung aking nilalakala ang lagi dati kapag ako'y nagtatrabaho noon dati eh. Pagbaba namin ng tricycle galing doon sa Bagong Pook, ngayon nandito na kami sa ilang may labasan. Bumibili ako dito ng prutas dahil nga may plano nga kami na bibisitahin namin yung aming lola sa Inusloban. Dito na lang daw kami mamili kasi doon sa may bagoba namin ang Inusloban ay walang mabibilhan doon ng mga prutas, kaya dito na kami bumili. Prutas na rin ang binili namin kasi alam namin na mas kailangan to ng lola namin. At fast forward, nandito na kami sa may barangay Inusloban, hindi na ako nakakapag-video. Mabuti na lang din nga at kasama namin dito ang aming kuya, dahil kung hindi namin kasama at kung kami lang mag-asawa, ay naku po, Diyos ko. Hindi ko matutok yan kung saan ang bahay ng aking lola dahil sa dami nga ng pasikot-sikot dito. Palibasa nga, hindi ako nag-stay dito. Although tumira din kami dito, nagkaroon din kami ng ano dito, ng inuupahang bahay, pero hindi naman ako nag-stay dito nga, ako ay nagtatrabaho. Nakikita nyo ba na ang bahay halos dikit-dikit na? Yun nga lang talaga mga pagit, at yun lang talaga mga daan. Titiya. Mas maganda kong kasala. Ayos ba na? Siya na wala ba abigay eh. Ayos ba? Sige ha. Ari ang asawa ma. Punta ka sa lola. May bisita lang ha. Sige ha, dito na. Sibo mo yung yan. Matupo. Hindi na kilala. May asawa ka na? Pagkatapos ng mahabang lakaran at pasikot-sikot ay eto at nakarating din. La! Two! Bangong! Bakit? Ayun, meron kayong bisita. Bibisita kayo, sinamahan ko lang. Meron bisita. Meron bisita. Meron bisita rin. Si Nian! Apa? Si Nian, ano pasalubong ko sa akin, Nian? Sabi niya. O yun o, pasalubong ko. Ano pasalubong sa akin? Ari nga ho! Oo, ano pasalubong o? Ano yan? Mangga, saging, pakwan. Prutas. Prutas. O diba, ang daming tanong ng aking lola at ayan nga, ituwang tuwa at ako nga daw ay nakadalaw. Sa tagal-tagal nga din, hindi ako nakakapunta dito. Bali, ang lola sa ring ko pong iyan, ayan po ay nanay ng aking tatay. At dahil mga hindi pa nga nag-uumagahan eh, ayan nga, at nagsikainan nga sila dito, kasabay na rin ang aking lola dyan, pero hindi naman ako kumain nga, at ako nga ay nagkabina at saka nagsuman. Sumaglit nga din dito ang aming mga tiyuhin at tiyahin nung nalaman nga na nandito kami. Pagkatapos nga ng kainan at konting kwentuhan na eto nga, at nagpaalam na rin nga kami, at pupunta naman nga kasi kami ngayon ng Lipa. At fast forward, nandito na nga kami sa Lipa, at eto nga, kinatagpo ko lang dito itong aking ano, yung anak ng aking kapatid na bunso. Actually, hindi pala alam ng aking kapatid na makakatagpuin nga namin yan. Ako pala ang kausap ng, ano, ni Angie na mag-anon nga, i-jajalibig ko nga yung kanyang dalawang anak, bali pamangkin ko. At yung aking dalawa naman ng kapatid, ay yun nga, diretso na sila, papunta na sila sa trabaho nila sa Cavite. At eto naman nga kami, kakain muna, kain ho muna tayo. O diba, Jollibee naman ang Lipa. Yun lang, salamat sa panonood, hanggang sa muli.